Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, at narito pa tayo para sa bagong episode ng Abot Kamay na Pangarap. At naging okay na nga yung operasyon dito kay Jewel dahil sa pagbigay ng kidney ng kanyang ama, kaya nga naman masaya itong si Annalyn at si Dr. Enriquez dahil naging matagumpay ang kanilang operasyon. Samantala, itong si Michael ay may malaking sorpresa kay Lynette, kaya nga naman pinaghandaan nila yung pag-uwi ni Lynette, at pati na rin si Annalyn ay naging kasabwat na nga sa gagawing mission dito ni Michael, at nakaready na, lahat ay nakahanda na. Samantala, dahil nakarating na nga dito kay Dr. Tanyag, itong proposal na gagawin naman ni Michael dahil kay Nanay Susan ay nag-aalangan ito at nag-aalala ito kay Lynette, dahil nga wala siyang tiwala dito kay Michael dahil umano napakasama ng ugali nito ni Michael. Ayan nga naman, nasabihan siya ng kanyang kaibigan, eh sino naman yung bagay kay Lynette, ikaw ba? Kaya dapat umano ay pagbigyan niya na at hayaan niya na umano si Lynette yung mag-de-decision. Samantala, itong si Annalyn ay mukhang nahuhulog nga yung kanyang loob dito kay Locke dahil sa mga lambing ni Locke na pinapakita sa kanya, at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kaya lagi niya sinasabi na boyfriend yan ni Zoe, kaya huwag kang mahulog dyan. Samantala, itong si Regan ay pumunta nga sa ospital upang magpagamot at magpa-check up sana, at nakita na naman siya ni Moira. Nakumulo na naman yung dugo ni Moira at sobrang galit. Kaya nga naman sinita agad itong si Regan kung bakit umano nasa ospital siya ni Moira, at sinisanti na umano ito. Kaya nga naman napahiya na naman sa hindi na mabilang na pagkakataon itong si Moira, dahil sinabihan siya ni Annalyn na hindi mo pwede palisin dahil pasyente ko yan. Samantala, sa naging surprise naman ni Michael ay itong yaya dito kay Lynette na magpapakasal. At nagulat nga ito nung pagpasok niya sa kanilang bahay na mayroong magandang dekorasyon, may balon at may mga bisita at may mga pagkain pang nakaabang. Samantala, habang itong si Michael ay magpupropose na nga dito kay Lynette, itong si Dr. Tanyag naman ay nasa labas at nakatingin, nag-aabang kung ano nga ba ang mangyayari, at may plano nga siyang i-interrupt itong pag-propose ni Michael sa kay Lynette, ngunit pinipigilan siya ng kanyang kaibigan. Samantala, itong si Michael at nagluhod na nga at binuksan ang kanyang hawak na kulay pula na box at tinanong kung handa na ba ang magpakasal itong si Lynette sa kanya. Kaya nga naman naghihiyawan itong mga kaibigan ni Lynette, pati si Annalyn at si Nanay Susan. Kaya nga naman si Michael at excited at mukhang naiiyak at mukhang naluluha ang kanyang mata habang tinatanong at hinihingi na nga itong oo ni Lynette na magpapakasal sa kanya. Samantala, medyo napatigil ng konti itong si Lynette at napaisip. At sa huli, nakuha pa rin ni Michael ang matamis na oo ni Lynette na magpapakasal na nga ito sa kanya, at handang-handa na umano. Kaya nga naman nagsigawan ang mga tao sa kanilang bahay at nagkaroon ng isang magandang celebration para sa pagtanggap ni Lynette sa proposal ni Michael na magpapakasal. Samantala, si Dr. Tanyag ay gumagawa pa rin ng paraan para nga matigil at hindi matuloy itong pagpapakasal ni Lynette kay Michael. Kaya nga naman isang araw, nagkataon na pwede niya makausap itong si Lynette at tinanong ng harap-harapan kung hindi niya na ba mahal umano siya. Kaya nga naman si Lynette ay umiwas at hindi na nagsalita. Ngunit ang kanyang puso't isipan ay si Dr. Tanyag pa rin ang iniisip. Samantala, itong si Moira ay binabalaan nga itong si Lynette na wag na umanong lapitan at kausapin ang kanyang asawa. At sinabi naman ni Lynette na kung yan ang gusto mo, bantayan mo ang iyong asawa at hindi ko kakausapin yan, pero wag na wag mong subukang saktan ang aking anak. Yan ang matapang na sagot ni Lynette dito kay Moira, na ikinagulat naman ni Moira at hindi siya makapaniwala na ganun na lang katapang
si Lynette. Samantala, may bago na namang pasyente, itong si Annalyn na in-endorse ni Locke at mukhang nababalitan sila dito kay Annalyn at naliliitan at mukhang ina-underestimate nga nila kasi bata pa o mano ito. Ngunit sinabi ni Locke, bata lang yan pero napakagaling na doktor namin yan. Kaya nga naman ay naging komportable na at naging magaan itong bagong pasyente ni Annalyn. At nga naman, wini-welcome sila ni Annalyn dahil gagawin umano ni Annalyn ang lahat para maalagaan ang kanilang pasyente. Samantala si Moira ay may masama na namang plano kay Annalyn. At yan po ang ating aabangan sa susunod na mga episode ng Abot Kamay na Pangarap.